Okay, magandang araw mga kababayan. No? Nandito tayo ngayon sa Paranaque, Ebacong. So, Dr. A. Santos Avenue, pero tinatawag ko rin po itong Airport Road. Sa totoo lang mga kababayan. Kasi mas madali siyang tandaan. No? Kasi nga, papunta ito ng Naiya. Mga kasama, sama lang kayo kasi nung nakaraang araw lang. No? Siguro mga 2 to 3 days ago. Ay binisita na po ng DOTR itong isa sa mga istasyon, no, ng LRT1 Cavite Extension Project, itong Dr. A. Santos Avenue Station. Mga kasama, kasi ito, no, itong target po nila ng opening na itong project na ito is last quarter po ng taon na ito, which is nasa third quarter na po yata tayo, no, parang papunta na tayong third quarter. Eh manapit na, no, mga kasama, siguro 5 buwan, 6 na buwan na lang. So nasa 98% na lang na itong project mga bayan. Isa sa mga pinakamabilis na project. Kaya kudos po, no, sa mga kontratista, manggagawa nitong LRT1 Cavite Extension Project. Hindi po kayo nabalahaw, no. Hindi katulad ng ibang project diyan. MRT7. Anyway, mga bayan, siyempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay inaanyahan ko kayong mag-like, mag-comment and subscribe, hit yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. And meron na rin po tayong Klook code mga kasama, kung kayo po ay magbubook sa Klook ng hotel bookings and activities, meron na rin po tayong promo code. Lagay nyo lang po Neb Andro mga kababayan. Kaya sama po kayo, no? Check natin tong Dr. A. Santos Avenue Station and then papasadaan din natin itong ang lalim. Papasadaan din natin mga kababayan yung C5 Southlink Expressway project. Yan. Puro concrete na ano? Puro steel plate na naman dun sa kabila. Kawawa yung gulong natin. So dito na po tayo sa SM Sukat. Pwesto lang tayo. Makikita po muna natin yung C5 Southlink Expressway project. So ito po nakikita nyo, yun yung C5 extension, no? Itong flyover na yan. Ang ginagawa nga po rito ay dudugtong na yung C5 sa Cavitex. So parang alternate route siya sa EDSA, no? Mga kababayan. Ayan, so ito na po yung C5 Southlink Expressway. Grabe, ang daming butas ng kalsada, delikado to. Lalo na sa motor. So ito na po yung C5 Southlink Expressway. Oh, linggo nga po pala ngayon, no. June 10, kung hindi ako nagkakamali. June 9 mga kababayan. Kasi malapit na po ang Independence Day. Happy Independence Day sa lahat po. So yun, C5 Link Expressway. Dito makikita na natin dito, ayan, no. Ito na po yung linya ng LRT1 Cavite Extension Project na dumaan po ng ano. Dumaan po sa tumawid ng Dongalo River, no, papunta po diyan sa PTEX. Pa-join ng Asia World Station. So ito nga po yung linya. Makikita nyo. Una po tayong Naiya Terminal 1 to, ang daan na ito. So dito rin po yung entrada ng C5 Southlink Expressway. Ayan, o. Oh. Yan, dyan. Entrance and exit po yata, ayan. So dire-diretso lang tayo. Pakita natin yung Dr. A. Santos Avenue Station. Ang luwag ng kalsada pag linggo. Ang sarap magmotor mga kasama. So ayan, malapit na tayo. Hindi po tayo makakapag doon. Alam nyo naman, malapit na sa ano to. Malapit na sa Terminal 1. Bawal po mag-drone dyan. Pero yun nga, nakikita nyo naman yung mismong linya. Ito, alam ko, ditong parte na ito tumawid din to sa ilog eh. Ayan o. Oh. Ito
dito, makikita natin ito mga kasama. Nakadaan na kasi ako rito nung siguro mga 1 month ago. Tapos nakita ko nga laki na nung progress. Muli, malaking bagay po ito sa mga kababayan natin sa Cavite, Paranaque, Las Piñas, sa mga nagtatrabaho po, no. Alam niyo naman dinudugtong na rin yung LRT 1 dulo nito doon sa Unified Grand Central Station. So pwede na kayo kumonekta via MRT 3. Ayan na po ang Dr. A. Santos Avenue Station, mga kababayan. So dito muna tayo sa gilid. Ayan na siya. So tumawid ng ilog. So ayan mga kababayan, ito na nga po yung point of view natin dito. Abante lang tayong konti, no? Baka may mga lumiligo kasi. Ayan. Hindi ko sure kung alam ko Dongalo River pa rin to. So yun na po yung Dr. A. Santos Avenue Station. So yung mga kababayan natin dyan, pwede nang bumaba. Siguro maganda rito mga kababayan, pwede rin sanang ilawan tong gilid na itong tulay, no? Kasi asahan ko ho, marami pong maglalakad-lakad dito at mag-aabang ng jeep para po safe kahit gabi, no? Ayun, may mga engineer tayo nakikita doon sa mismong stasyon ng tren na ito. Ayan. So ito na po, Dr. A. Santos Avenue Station. Sa mga nakakaalam ko sino si Dr. A. Santos, di pa kasi ako nakapag research, comment down below na lang mga taga Paranaque. Pero ayan na po ang kaabang-abang. Kung ako po tatanungin mga kababayan, kasi nakapunta na rin naman tayo ng abroad. Kudos po no sa ano pa rin, sa mabilis na paggawa nitong mga LRT station natin. Pero sana naging mas ito po ano lang to ha. Opinion ko lang po ito, hindi po ito opinion ng lahat. Sana mas naging moderno pa yung design nung ano nung istasyon no, kukukumpara mo sa mga karatig bansa natin. Sa Bangkok mga bayan, kitang-kita mo talaga parang mala Japan yung ano ron. Parang Japan din yata ang kontratista noon eh. Oho. Pero anyway, siyempre mahalaga dyan, may magagamit na tayo. Siguro pinatan din sa original itsura ng LRT station, no? Ayan o, so Dr. A. Santos sabi nyo. Siyempre, bawat pa po tayo umangat dyan. Dito tayo sa ilalim. At safety lang tayo, bandahan tayo. Mga kababayan. Ayan, so nakalagpas na tayo. Malapit na po ito dyan, no, sa multinational. Ako ipatawarin nyo kung minsan may nababanggit ako mga maling lugar. Correct na lang po sa comment section below. At minsan po talaga ay nalilito na ako sa mga iba't ibang katawagan sa lugar dito sa Metro Manila. Ito alam ko multinational pa ka nandito. Alright. So ayan mga kababayan, nakago pa. Ang laki ng truck. Duty free, ayan ang malapit na siya sa duty free oh. Oh, ito po duty free Philippines. Oh, tsaka sa SNR. Anyway, ayan ang gundo ng duty free. Sana all may pang duty free mga kababayan. Love the Philippines. Mas gusto ko pa rin yung It's More Fun in the Philippines, no? Mas unique mga kasama. So anyway, ayan na po yung ating latest update, no, regarding dito sa bagong istasyon ng train natin. Grabe, ang daming pasensya na kayo, nasa bike lane ako kasi tinan nyo naman, no, puro ano yung drainage daily kids, mga kababayan. So ayan na po, maraming pong salamat. Sana kung nagustuhan nyo po itong video, inaanyahan ko kayong mag-like, mag-comment and subscribe, hit yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So bago matapos itong taon ay meron na tayong magagamit, no, na bagong trend. At asahan nyo ay sasakay tayo dyan mga kasama. At syempre huwag nyo kalimutang gamitin bilang suporta na rin, no, sa ating YouTube channel Nev Andro, yung ating promo code. Pag kayo magbubook, mayroon po kayong 5% discount, no, pag ginamit nyo yung Nev Andro promo code na atin sa clue. Maraming pong salamat. Keep safe to at mga sakit. Sarap maglakbay. And see you po sa next vlog update mga kasama.